Ayan mga master, no? Ay sa mapagpalang hapon, umaga po sa ating lahat at ako bilang may Satan regime. Bismillahirrahmanirrahim. So sa araw po ito, nandito po tayo ngayon sa Panapaan 2A sa Lancaster, Imus, Cavite mga kamaster. Sobrang lakas ng ulan mga kamaster kanina sa Bulacan. So umalis tayo dito alas 7, dumating tayo dito mag-alas 11 na. Kaya grabe talaga, sakripisyo tsaka baha pa yung mga dinanan natin, sobrang baha. Bahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan. So mayroon po tayo dito ng refrigerator na natatakay Electrolux. Yan no. Years warranty di umano. Okay, so may problema ho yung may nag ano dito, may lumalabas na DH, no, DH, may error na DH. So nawawala ho yung lamig sa fridge, no? Kapag nawala ang lamig sa fridge, syempre hindi masyadong na-preserve yung mga nakalagay dito, pero yung freezer ay okay naman. Kulang kayo sa pagkain, kaya kulang kayo sa tapang. So ngayon, okay na ho. Ang gagawin ho natin, ituturo ko ho sa inyo kung paano mag-check, no, ng isang inverter na refrigerator na Electrolux kapag may lumalabas na DH mga kamaster. Okay, so tuloy-tuloy na ho tayo. Pero since nga na wala ho yung tripod natin, ang gagawin ho muna natin, mag-evaluate ho muna pala tayo ng ano, no, ng unit doon sa likod mga kamaster. Okay? 2000 years later. Okay, pagkatapos po nating mag-evaluate, no, may nakuha po tayong ano, no, value dito sa kanyang compressor na from UTV 16.2, UW 16, then 16 ohms, then VW ay 16 ohms mga kamaster. So, tumaas po yung ating isang terminal, 16.2. Champion Rico Master. At susukatin muna natin yung ano, yung kanyang heater maya-maya lang, pero bago 'yan, tuturuan ko ho kayo kung paano ho mag-check ng evaporator fan. Kasi syempre kapag kumakapal ang yelo sa loob ng evaporator, so ito yung mga posibleng may problema. Unang-una syempre evaporator fan, okay? Pangalawa, defrost sensor, defrost heater, fuse. Tama sabi mo. So gagawin ho natin, may pang-test ho tayo dito na 12 volts power supply. Ito, okay? So ang gagawin ho natin, dahil nga sabi ko nga yung ating tripod ay naiwan dahil nga umuulan, nagmamadali tayo, maaga tayong nagising. Okay, so ang gagawin ho natin, i-check ho muna natin ha. Ilalagay ko ho muna to dito sa terminal ng ano, ng evaporator fan na to. Paalala ha, ito po ay purple. Okay, ito po yung pumunta sa door switch. Yung pula ay positive. Okay, then yung itim ay negative. So itong purple at saka itim ay magkasama ho yan. Klaro, mga kamaster. So, i-check ho muna natin itong evaporator fan kung operational para malaman natin kung ano pa ang ibang problema. Kung halimbawa hindi gumana, di may nakita agad tayong problema. Pero kung gumana naman to, maghahanap pa tayo ng ibang problema, mga kamaster. So, ang gagawin ho natin, ilalagay ho muna natin to dito. Okay? Okay, so nandito na ho yung nakasalpak na ho yung ating ano, no, yung ating test rod sa socket ng evaporator fan na to. So, titingnan natin ngayon kung sira yung evaporator fan. Okay? So, isasaksak na ho natin. Ito po ay 12 volts na power supply, ha. Ano natin? Buksan na ho natin dito. Kasi ito ho yung regulated. Pwede ko yung kumuha ng 1 volt, no? 2 volts hanggang 12 volts, mga kamaster. Okay? So, check na ho natin. Una ho natin dito. Regulated ho ito, ha. Yan. Siyempre, pagka ganyan, hindi po under yan. Yan. Tinan nyo, ha. Yan, o. Okay? So, tingnan na ho natin. Ikutin ho natin itong knob. Yan. So, ibig sabihin, nagbibigay siya ng voltage dito sa ating fan hanggang 12 volts. Yan. Okay, yung voltage na binibigay natin, depende yung speed. Nakadepende yung speed sa voltage na binibigay natin. So, ilalagay natin sa 12 volts. Yan o. Okay, so ganito lang ha. Napakadali. Napakadali lang gamitin to. Variable ho ito. Okay, so kailangan nun na i-adjust. Kung 12 volts, 8 volts, 5 volts, nandito na ho lahat. Okay? From 1 volt up to 12 volts mga kamaster. So, ibig sabihin, operational pa lang ating evaporator fan. So, ang tanong, bakit nawawala ang lamig dun sa bandang fridge at nag-e-error ng DH? Okay, so, bunutin na ho natin. Yun. So, ang gagawin ho natin, ang isusunod natin i-check ay yung etong heater. Ang aahin natin, i-check natin ito. Okay, mayroon po siyang 3 loops na heater. Okay. Ilalagay ulit natin itong ating test para dito sa heater. Ang kulay ho ng heater ay kulay ng heater. Ang kulay po ng connection ng heater ay ano, dito, ito, yung puti.
Yan. Paalala ha, ito yung kulay, yung puti, yung blue at saka white, yan po yung defrost heater. At ito na mga nasa blue na socket, okay, itong maliit na wire, ito po yung defrost sensor. Then ito na mga kulay blue at saka brown, yan naman po yung fuse, mga kamaster. At yung isa, grounding lamang ho yan. Okay, so ang gagawin ho natin, ilalagay ho muna natin dito yung ating test rod sa sa socket nito para malaman natin kung buo pa yung defrost heater, mga kamaster. Okay? So ayan, mga kamaster, oh, nakalagay na yung ating test rod dito sa socket ng defrost heater. Tingnan natin kung ano yung reading. Yun, so meron tayo na kukuhang 5 mega ohms. Paalala ha, 5 mega ohms. So hindi ho dapat ganun ang ating makukuha na unit. Dapat ang makukuha natin ay ganito lang, oh. Yun, oh, di ba? Ohms lamang. Pero yung kanyang reading ay 5 mega ohms. Dapat ang makukuha natin ay ohms ang unit. So ibig sabihin, may problema na yung ating heater, mga kamaster. Klaro. So yun ang patunay na may issue ang ating heater, kaya lumalabas yung pH na error dito sa kanyang display. Meaning, defrost heater. Kapag defrost heater ho ang lumalabas na issue, so syempre, papalitan ho natin yung defrost heater. So kukuhahanapan ho natin siya ng magkasing taas, yung parehas-parehas lang para wala tayong problema. So pagpapatunay na may problema ho yung ating defrost heater, mga kamaster. So ang gagawin ho natin, babalik na natin ho ito. Then dito naman ho tayo sa, sa defrost sensor, mga kamaster. Check ho natin defrost sensor. Okay, yung defrost sensor na kulay puti na dalawang maliit na nasa kulay blue na socket ay nakasalpak na yung test rod natin. Tingnan natin kung anong value ay 1.8 kilo ohms yung kanyang unit. So pasok ho yan. Pwede yung pakasalan yan, mga kamaster. Mahal na mahal mo. Pakasalan mo. Mag-ibing kayo. Pero wala ang problema sa defrost sensor. So ang gagawin na natin, tatanggalin ulit natin ito, ililipat naman natin sa fuse, mga kamaster. Kailangan may makuha tayong buzzer. Okay, nakalagay na ho yung ating nakalagay yung ating test rod sa heater. Tingnan natin. So, ibig sabihin, may nakikita tayo, may narinig tayong buzzer. Ibig sabihin, buo po yung ating fuse. Okay? So ang issue lamang ho dito sa loob ay yung mga kamaster, yung defrost heater. So ang gagawin ho natin, since na may nakita na agad tayong problema, papaandarin na ho natin yung unit para malaman natin yung condition naman ng refrigerant pressure sa system, mga kamaster. Ibabalik na ho natin to. Huwag niyong kamayin! Huwag niyong kamayin! Mapapanin! So ayun, mga kamaster, no? Nandito na tayo sa taas, no? Gagawin ho natin, ipapaandarin na ho natin siya. So kinuhanan ho natin ng parameters itong driver board niya. May dala-dala ako dito ng driver board niya ng Electrolux. Paalala, mahal ho ito, ha? Mahal ho ito. Mas mahal po ito sa inyong mga asawa. Joke lang. Tungkol sa bagay na yan, pinaghandaan ko na yan. So, may nakuha po tayo yung 204 microfarad sa ating filter capacitor out of 220 microfarad. Okay? So, papandrin na ho natin. Nakaready na ho lahat. Baba tayo. Yun lang. Agoy. Ano ba ito? Ay, sir, pwede pandar na lang. Pa-plug na lang. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Yan si sir. Yun. So, ito, nilanggam di umano ito, ha. Board at saka pinacheck na ni sir ito sa service center ng Electrolux. Ang may sira daw, yung board. Yan ang hirap sa mga hindi nag-aaral. Okay, so disappointed si sir. Ay nako. Kaya nagpa-second opinion sa atin si sir. Okay, may nakukuha tayo 0.2 amperes. Hayaan po muna natin na humataw si compressor, mga kamaster, no? Ayan, oh. Okay, 0.2, mag-aantay ho tayo ng mga ilang minuto, mga kamaster. 2,000 years later. Okay, so pagkalipas ho ng mahaba-habang minuto, no, almost siguro mga 15 to 20 minutes siguro, ito na kukuha natin, 0.7 amperes lamang, mga kamaster. So napakababa ho na ito, no. Tama sabi mo. Kasi kapag umabot man lang tayo siguro, kahit umabot man lang sana tayo ng 1, no, ng 1 ampere hanggang 1.1, so okay na sana, kaso, yun, no, mababa ho talaga yung amperahe. So pagpapatunay lamang ho ito na mababa na rin ho yung amount ng refrigerant sa system. Tama sabi mo. Mga kamaster. So, hindi ho tayo basta-basta
nagkakandak lang ng system reprocess kung wala naman tayong patunay. Kasi kung mataas yung amperahe, good naman yung amperahe, pasok sa standard na amperahe yung ating nakukuha ngayon, eh, ba't pa naman natin i-reprocess? So, ganun ho. Hindi dahil sa kagustuhan natin na kumita, kahit good yung amperahe, eh, bira lang ng bira. Hindi ganun. Kailangan, dapat, maging honest tayo. 0.7, hindi ho yun sapat para palamigin yung fridge, mga kamaser. Nandun lang yan sa freezer kapag ganitong uri ng amperahe, mga kamaser. Yan, nakakabit pa yan. Ha? Yan. Okay, so, eto, ang problema dito, sinabi di umano ng service center ng Electrolux, ano? Kasi nabi rin ni sir ito sa Electrolux mismo dahil may kaibigan si sir, kaya medyo naka-less, naka-discount. Ngayon, dahil nga nagka-problema, so, tinawagan ni sir yung kaibigan. Tawa, sir? Tinawagan ni sir yung kaibigan niya na pinagbilhan. So, nagpadala si Electrolux, yung kaibigan ni sir ng service center dito, representative ng service center ng Electrolux. So, ginawa, chinek up yung ito. Eh, since nga na may langgam yung ano, may langgam daw yung driver board, hinatulan agad nila na driver board na ang problema. Yan ang hirap sa mga hindi nag-aaral. Ayan, na-disappoint talaga si sir. Kaya, nung nanood sa atin si sir sa YouTube, yun, nagkaroon siya ng idea at lakas ng loob na makontak tayo. So, ito ngayon, nakuha natin ay 0.7. So, pagpapatunay lamang po ito, no, na mababa rin na rin ho yung amount ng refrigerant sa system, mga kamaster. So, tayo po ngayon ay magpuproceed na ngayon sa pagsisystem reprocess, mga kamaster. Paalala, etong signal ay 6 volts, mga kamaster, ha. Hindi ho aanar ang ating compressor kapag ka mas mababa ho sa, sobrang baba sa 6 volts yung ating signal. Ito po ay 6 volts, mga kamaster. No, sa Samsung naman ay 5 volts naman yung communication niya. Klaro? So, tayo po ay magpuproceed na sa pagsisystem reprocess, mga kamaster. Okay, so ginagawa ho natin bago ho tayo mag-reprocess, mag-all check analysis muna tayo, ha. Ayan, oh. Ito po ay patunay, no, dun sa nagsabi sa akin na normal lang daw na may lumalabas na lagi sa ano, sa system, sa compressor. Yan ang hirap sa mga hindi nag-aaral. Ayan, oh. Eh, kung normal, sana dito may lumalabas na, ha. Dun sa nagsabing technician, ha. Sana aral-aral din muna pa bago tayo mag-salita, ha. So, yan, normal na nagkakaroon ng pondo. Pero hindi ho normal na sumusuka ng langis ang compressor, ha. Napakalinis, oh. Kita mo nga, kahit pondo, wala. Ibig sabihin talaga, naiingatan nila yung kanilang unit, mga kamaster, no? Ayan, no? Silang gam yung salarin. At saka yung, no, yung heater lamang. Okay? Tsaka nagsasabing normal na sumusuka yung nang langis yung compressor. Ay, sir, mali ho yun, ha? Pinapaalalahanan ko ho kayo, mali yung paniniwala yan. Dapat ho, hindi sumusuka ng langis ang compressor. Kagaya ng nakikita natin ngayon, malinis ho ang kalooban ng ating refrigerator, mga kamaster. No, nadali pa rin makasalan. Ah, mahal na mahal mo. Pakasalan mo. Mag-ibing kayo. So, off na ho natin. Yeah. Okay, so gagawin na natin. Tuloy ang reprocess. 2,000 years later. So, ayun, mga kamaster, no, pagkalipas ho ng mahigit isang oras, okay na ho itong ating refrigerator. So, mayroon tayong nakukuhang negative 1 sa ating suction line. Hindi tayo aabot kasi nga akyat tayo doon. So yung suction line negative 1 tsaka 105 PSI na lang yung ating bomba sa dosay, talaga nga hindi na ho humahataw ang ating compressor, mga kamaster. Okay, so akyat ho tayo dito. Yeah. Ayan. So ibabalikan ko lang yung ano, no, yung issue na sinabi ng ating kababayan na technician na sa service center na si Radi umuno yung driver board. So, papatunay lamang ho yun ngayon, na sa nangyayari ngayon, na hindi ho sira yung ating driver board. Nilanggam lamang ho, pero hindi ho nasira ang driver board. Yan ang hirap sa mga hindi nag-aaral. Okay, so kapag kaganyan ho, paalala doon sa mga technician, lalo-lalo sa mga service center, dapat lagi ho kayo may dalang mga, ano, gaya na ito, may mga spare ho kayo para handa ho kayo sa laban. Ano, mga kamaster, handang-handa ho kayo sa laban. Hindi yung pagdating dito, kakapakapain nyo lang, titinan nyo, tapos sabi nyo, board. So, syempre, yung customer, madi-disappoint nga. Okay? So, baba na ho tayo. Tingnan natin ho doon sa baba. Yeah, sa harapan. So, nasa, ang set point natin ay negative 20. Ang set point natin sa, ano, ay 3 degrees Celsius. Okay? So, yung DH, no, yung DH na error ay sa taas ho nakalagay,
Okay? Then yung nakalagay kasi dito DH sa freezer, sa fridge, tsaka dito sa freezer ay error ang nakalagay, ER, error. So kapag kami nakita kayong ganung default na nakalagay dito sa ating display, ibig sabihin may problema ho yung ating defrost heater. Ibig sabihin, defrost heater ang may issue. Pero baka mapagkamalian nyo, may mga pagkakataon na hindi naman sira ang defrost heater, pero may problema pala yung evaporator fan. Tama sabi mo. And bakit? The moment, no, halimbawa, ay ang tanong, bakit yung master, kala ko ba DH defrost heater? Tama naman po yun. Kaya nga dinadagdagan ko, kasi kung sakali man po na ma-encounter nyo yung DH, tapos chinek nyo yung defrost heater, eh sabi ni Kamaster, sira na yung defrost heater, eh hindi naman. Hindi ho, kaya nga dinadagdagan ho natin. Kung sakaling maka-encounter kayo ng DH na error, DH saka ER dito, bisabihin nun, dalawa yung pupuntahan nyo ha, dalawa. It's either defrost heater o evaporator fan. Bakit? Minsan kasi, kapag nagdi-defrost ang ating heater, no, kapag nagdi-defrost, yung cycle niya, dumating yung time na nagdi-defrost na siya, ibig sabihin, patay lahat, patay ang compressor, patay ang evaporator fan. May pagkakataon na sumasabay si evaporator fan. Kaya lumalabas yung DH. Okay? So, wag ho muna tayo mag-react. Kapag ka naka-encounter kayo na DH, pero good naman yung heater, haba, na may nakuha kayo 380 ohms, oh, ang sabihin nyo, ang sabi ni Kamaster, pag DH, sira ang defrost heater. Eh, hindi naman, good naman. Kaya nga ho, sinasabi ko sa inyo na, posibleng defrost heater o evaporator fan, mga Kamaster. Ha, pag DH, okay? DH ang error. Evaporator fan or defrost heater. Defrost heater or evaporator fan. So, check natin kanina, yung evaporator fan, good. Pero, pagdating sa heater, doon nagkatalo, sira na ho yung heater. Okay, so ang issue lamang ho na ito ay defrost heater plus yung resistance windings ng ating compressor na hindi na ho maganda. Lab, 4,000 lang halaga ng bahay namin. Ang kuryente, 16,000. Okay na ho ito ha. So, tingnan ho natin dito kung umusok-usok na. Yun o, pwedeng pakasalan o. Oh. Ah, mahal na mahal mo. Pakasalan mo, mag-ibing kayo. Okay, baka master. So, maraming salamat po sa lahat at magandang hapon po.